Hello. So. Alam ko na ang laki na ng ginagastos mo para lang makapasa sa civil service examination para makapagtrabaho sa mga LGUs o sa gobyerno. So, anong may tutulong mo sa akin, Mike? Ngayon, ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng kaalaman kung paano ko nalampasan, kung paano ako nakapasa sa civil service examination na yun. Hindi dahil sa kamag-anak ko si Einstein, hindi dahil sa sobrang sipag ko mag-review, sa totoo lang, real talk lang, hindi ako nag-review. Wala akong na-review. Meron pa nga silang inaaring civil service, meron pa nga silang parang ano, ibinibentang reviewer, na which is wala naman talagang kinalaman sa mismong mga tanong doon. Napakalayo. Meron ang daming reviewer. Ang dami. Ang dami mong re-reviewin. Ang sakit sa ulo. Tapos ang mahirap nun, ang pinakamasakit nun, wala ni isang tanong sa mga ni-review mo. Ano yun? Nag-review ka sa wala? Ano yun? Kaya mula nung nalaman kung may mga ganun palang aberya, hindi na ako nag-review. Tinamad na ako. Papagod ako sa pag-review, tapos wala naman pala sa tanong, hindi ako nag-review. So, paano pa rin ako nakapasa? Ano yun? Sobrang lakas ko magdasal? Ganto. Siyempre, kasama na yun. Ganto ang ginawa ko. Isang salita lang. Kaya ako nakapasa. Diskarte lang. Diskarte. So, sa tuwing mag-exam kasi, sa tuwing mag-exam ka, karamihan kasi ng exam sa civil service is multiple choice. Ano yung multiple choice, Mike? Siyempre naman, alam mo yun, nag-aaral kayo. Multiple choice, yung may A, B, C, D yung pagpipilian. Tingin ko yun ay pinakamadaling exam. Kesa yung isusulat mo yung tamang sagot. Kasi ang hirap nun. Di kagaya ng A, B, C, D, talagang mamimili ka lang dun. So ito na. Yun lang naman eh. Multiple choice lang naman yung civil service. Kaso yung iba, nakaka-apat na, nakaka-limang take na, hindi pa rin nakakapasa. So ito na, ang chance mo makapasa. Unang-una, dapat malawak ang iyong kaalaman. Dapat mahilig kang magbasa, mahilig kang manood ng YouTube, mahilig kang magbasa sa Wikipedia para malawak ang kaalaman mo. Para hindi mo na kailangan mag-review. Kasi, syempre, kung malawak ang alam mo, kung marami kang alam, kapag nag-exam ka, marami ka rin maisasagot. Basic, di ba? Napaka-logic. Pangalawa, ito talaga. Natutunan ko to ng college. Na tuwing mag-exam ka, sa tuwing magsisimula yung, kasi yung exam, may time limit. Hindi ka naman doon papag-examin maghapon. May time limit ang examination. Dahil may time limit, kailangan magmadali. Siguro yung iba, kaya hindi na nakakapasa, hindi na sasagutan ng tama kasi may time limit. Siguro pag inabot ng oras, konti pa lang nasasagutan. O yung iba, minamadali, sinasagutan na lahat kahit hindi alam, sagot naman sagot. Kaya hindi nakakapasa. So ito ang technique. Kapag may time limit, multiple choice ang tanong, civil service, unahin mo na yung mga alam mo ang sagot. Unahin mo nang i-shade yung mga yun. Unahin, laktawan mo ang hindi mo alam. Laktawan mo dahil doon ka magtatagal. Sa oras na magtagal ka sa numero na hindi mo alam ang sagot, patay ka na. Kung kapag hindi mo alam, kapag nalilito ka, kapag hindi ka sigurado sa sagot mo, laktawan mo yon. Maghanap ka ng alam mo. Ubusin mo lahat ng alam mo. Ngayon, kapag naubos mo na yon, malaki na yung chance mong mataas ang marka mo dahil marami ka na ang nasagutan na alam. Ngayon, anong gagawin ko, Mike? Anong sunod kong gagawin? Hayaan ko na ba? Balikan mo ngayon yung mga nilaktawan mo. Eh anong isasagot ko dun? Hindi ko nga alam yun. Eto na. Dito na papasok ang technique na sa tingin ko ay makakatulong sa iyo. Ang tawag dito ay ang sunod-sunod na 5 letters. Ano yun, Mike? Pinaglolo mo ba, Mike? Ang sunod-sunod na 5 letters, parang ganito. Kapag nilaktawan mo yung 1 to 5, kunwari yung 1 to 5 hindi mo sinagutan dahil hindi mo alam ang sagot sa 1 to 5. Ang isasagot mo ngayon doon, sunod-sunod na letter A. A. Tapos yung mga iba mong nilaktawan, gawin mong limang B. Basta lima. 5 letters na sunod-sunod.
BBBBBCCCCCDD and so on hanggang matapos. Sa pa, limang AABBBBCCCDD hanggang mayarin. Bakit? Bakit ganun, Mike? Di ba pwedeng ABCD? Kasi mas malaki ang tsansa na may tama sa AAA kaysa sa ABCD. Sa ABCD kasi, pwedeng may tumalon. Hindi ka gaya ng AAAAAA. Siyempre, sa limang letter A na sagot mo, sa limang letter A na sunod-sunod, imposibleng walang letter A na sagot dun. Malay mo, makadalawa ka pa dun, makatatlo ka pa dun. Kaysa sa ABCD, malabo ang chance nun. Hindi ka gaya ng limang letter A, limang letter B, limang letter C, napakalaki ng chance. So, yun, ang pamatay. So, yung mga sinabi ko na yun, sa dami-dami na sinabi ko, ang may tutulong lang nun, chance. Malaki ang chance nun na maipasa mo ang exam. Hindi ko sinasabi na kapag ginawa mo yun, pasado ka kagad. Hindi ko sinasabi yun. Kasi malay mo, kung hindi naman malawak yung kaalaman mo, kunti lang yung tamang sinagot mo. So, syempre, mas malaki pa rin ang chance ng halos lahat ng tanong, alam mo. Diba? Kaysa naman sa kunti lang, alam mo, umasa ka lang dun sa 5 letters sa sunod-sunod, ay hindi ko sinasabi na makakapasa ka dun. Sinasabi ko lang, may chance kang kasi ako, para sa akin, proven yun. Ako, nakapasa ako sa civil service dahil ginawa ko yung technique na yun. Yung uunahin mo yung alam mo, lalaktaw mo hindi mo alam, pag binalikan mo hindi mo alam, limang sunod na letter A. Kumbaga, proven ko na yun. Kumbaga, so yun, sana makatulong yun sa'yo. Sa inyo. Sana makatulong. Para hindi na kayo gumastos sa reviewer dahil wala naman talagang kwenta yung mga reviewer na yun, nakakabwisit lang. At para hindi na rin kayo mahirapan ng kababiyahe, kakagastos, kaka-exam na yan. Para makapasa na kayo. Yun lang. Baka isipin nyo kasi, si Mike, sobrang talino kasi yan. Hindi. Diskarte lang. Diskarte lang. Diskarte. Bye.